ganda ng pinakita ni Soto dito sa debut game niya sa Hiroshima Dragonflies. Binaon pa sa limot yung big man ng Ryukyu. Ito na ang pinakahinihintay ng lahat debut game ni Kai Soto dito sa Hiroshima Dragonflies kontra naman dito sa koponan ni Carl Tamayo na Ryukyu Golden Kings. Ilang linggo rin ang ating hinintay matapos nga ang pag-aanunsyo ni Kai Soto na pag-alis niya sa NBL at ang pagpasok niya nga dito sa Japan B League nang sa gayon ay hindi daw siya matenga at sa kabila niyan ay kumikita pa siya. Ito yung habang naghihintay siya na makapaglaro naman dito sa NBA Summer League. Well, dito sa first quarter ay starting 5 agad ang ating kababayan na si Kai. Sa pagkakaalam ko ay meron itong go signal si Kai Soto na gawin kung ano ang gusto niya dito. Well, dito sa opening quarter ay medyo naninibago pa ang ating kababayan na si Kai. Unfoul agad ang naitala niya dito kontra kay Cooley. Pero agad lang itong tinawanan ni Kai. Bago yun po si Kai dito sa first quarter nakapagtalato ng 4 points. Latos dalawang beses na fast break at yung isa pa nga isang kakaibang layup buti na lang pumasok. Tapos sa first quarter 18-15 up by 3 ang Ryukyu. Dito ay nakapagtala ng 4 points si Kai, 2 turnovers at 1 foul. Dito sa opening ng second quarter, hirap pumasok sa loob ang Ryukyu dahil sa laki ni Soto. Makikita natin yung magandang depensa na naitulong ng paglalaro ni Kai dito sa NBL. Under 8 minute mark, nakapagtala si Kai dito ng isang pull-up jump shot dito sa high post. Sinundan ng isang monster slam dito sa low post, nagulat yung bantay ni Kai na nandun pala siya sa likod. Ganda ng depensa ni Soto dito, hindi makapasok ang big man ng Ryukyu. Nagmistulang block party ang debut game ni Kai. Meron pang pa-stare down itong si Soto, talagang baon na baon sa limot. At tapos yung first half, 36-35, up by 1 ng Ryukyu. Samantalang meron namang 8 points dito si Soto with 3 blocks. Dito sa opening ng third quarter, naging magandang opensa dito ng Ryukyu. Pinangunahan to ni Dan Kan at Cooley dahilan para maging lamang sila ng 7 dito under 6 minute mark. Papansin natin na talagang bago lang si Kai dahil meron talagang mga miscommunication. Pero aasahan ko na mas mag-i-improve to sa next game nila. Lalo na ngayon na maganda kagad ng ipinapakita ni Kai considering ilang buwan pa lamang siya dito sa Hiroshima Dragonflies. At tapos sa third quarter, 61-54, umangat na sa 7 lamang dito ng Ryukyu. Mantalang hindi pa rin pinapasok dito si Carl Tamayo. Fourth quarter na at under 7 minute mark na nang muling pinasok dito si Soto. Lamang na rin dito ng 10 ang Ryukyu. Napansin ko dito napakaraming open na pagkakataon ni Soto dito. Kasundan to nang magkaroon ng foul para kay Kai at naipasok niya ngayon 2 free throw para dito. Naibaba niya na lamang sa 8 lamang dito ng Ryukyu. Last 3 minutes dito sa 4th quarter, lalong humigpit ang depensa dito ng Ryukyu. Lamang pa rin sila ng 10 dito kontra sa Hiroshima Dragonflies. Intes pa yung open layup sana para maibaba sa 8 lamang dito. Tapos ang laban panalo ang Ryukyu samantalang meron naman 10 points at 3 blocks dito si Kai Soto. Samantalang 0 points naman para kay Carl Tamayo.